Ito, proof ng may kontrata na. Sarap sa pakiramdam pag hawak mo na to. Talagang magko-Koreana. Kay Will, binabati ko yung nanay tatay ko. Artista na ako. Maraming salamat sa jacket. Ito na. Matutuwa na na. Madami nagsasabi, especially sa mga babae. Kesyo, sayang lang daw. Panahon, bihira kasi masalik. Matagal na nga tapos, hindi mo pa sisimulan ng maaga, di ba? It's better to take a risk than lose your chance. Memorable para sa akin na nag-aaral ako sa Tuldok. Siguro, yung shooting namin, tapos siksikan sa pagtulog. Biruin mo, unang punta ako sa Tuldok. Unang salta ako sa Tuldok. Talagang punuan kami. Pag naalala ko, parang ang sarap sa pakiramdam kasi duman ako sa ganong pagkakataon. Dahil puno yung higaan namin, ang ginagawa namin, may mga nagre-review na itong gabi. Alam mo yun, parang night shift. Awas, pag madaling araw, magigising na maaga ng pang alas 5 ng umaga, papalit sa amin mag-aaral. Kami naman matutulog. Di ba? Ganon kasaya yung mag-aaral dito. Guro, natutunan ko na magagamit ko sa buhay ko dito sa Tuldok. Pagiging positibo sa buhay at mag-focus sa pagtulong sa ibang tao nang walang hinihinging kapalit. Bakit ako nag-aral ng Korean? Para maipasang taon ng EPS topic exam dito sa Pinas. Bali nalaman ko yung EPS Korea. Sinabi kasi sa akin ng pinsan ko yun. Nung third year college pa lang ako. Pero inintay ko muna makagraduate ako sa kursong kinuha ko. Bago akong mag-all-in sa pag-aaral ng Korean language. Siguro, kabuuan, umabot din ako ng pag-aaral ko ng mahusay ay 7 months. Pero 1 year ako naghintay ng exam. Pagsubok na dumating sa buhay ko habang nag-aaral ng Korean. Para sa akin, wala nang mas mahirap na pagsubok kundi ang sarili. Mga pagsubok na dumating sa buhay ko habang nag-aaral ng Korean language. Unang-una nating kalaban ay ang sarili natin. Ang social media, ang mga bagay na nakakaabala sa pag-aaral. Kaya dapat, disiplinahin muna natin ang sarili. Muna gawin ang mga bagay na dapat nating i-priority. Kasi ang daming pagkakataon na gusto ko na sumuko. Tinatanong ko sarili ko kung may patutunguhan ba lahat ng ito. At ang expectations sa akin ng parents ko ay malaki. Ayun ang maituturing ko na pagsubok. Ngayon, sobrang gahan sa pakiramdam. Dahil hindi ako sumuko, kahit ako ngayon, makakapagtrabaho na sa Korea. Ang mga sinakripisyo ko para sa Korean language. Unang-una, pangarap ko na maging pulis. Oras, pansariling kaligayahan, kaibigan, at kahit na pag-girlfriend. Hindi ako nag-take ng exam noon after makagraduate. Pinaglaanan ko talaga ng time ang Hangul. Oras dahil hindi basta-basta ang pag-aaral ng ibang lingwahe. Lalo na iba ang characters ng Hangul sa characters na nakasanayan natin. Pansariling kaligayahan, hindi ko na ito naiisip nung panahong nag-aaral pa. Kasi
Andun ako sa peak ko na sobrang interesado ako matuto eh. Kaibigan, isa sa pinakamahirap, lalo na nakasanayan mong nakapalibot sa mga tropa mo. Iniwasan ko muna talaga para sa sarili ko, para makapokus ako ng gusto. Yung pagka-girlfriend, hindi ko muna talaga isiningit yan. Intindihin pa kasi ugali ng babae eh. Sinusuportahan naman ako ng pamilya ko sa pangarap ko. Palagi. Oh. Pero dumating din yung time na duda sila. Duda sila sa tagal ng paghihintay ng exam. At kung kaya ko ba talaga ipasa yung exam. Kasi KLT-16 ako eh. From 80K na nag-survey na aspirants, 500 lang ang kukuhanin. At sobrang nakaka-proud dahil kasama ako sa top 500 na yun. May bayanihan sila eh. Yung tulong-tulong sa libreng pag-aaral. Tsaka sikat na ang tuldok. Kaya akala ko hindi nila ako papansinin eh. Pero nagkamali ako dahil welcome na welcome pala ako sa kanila. After ko mag-aral sa HADI, nag-self-study muna ako. At yun na nga, gusto ko lumawak kaalaman ko. Kaya nanood ako sa YouTube at kung ano-anong GC na pasukan ko, basta abot sa Korean language. Doon ko nalaman ang location ng tuldok sa Upper Bicutan, Taguig. Doon kami nag-aaral at aircon pa. Kaya salamat din kay Kapitan Alexander Penelio at sa mga konsehales, lalo na kay Konsehal Elma Manalo. At syempre, kay Sir Jerwin Balinton at kay Ma'am Maricel Balinton. Yung goal mo na hindi lang pera o trabaho, kundi yung makatulong ka unang-una sa pamilya, mga kamag-anak mo at sa ibang tao. At syempre, uunahin mong tulungan ang sarili mo. Paano ka makakatulong kung hindi mo uunahin na tulungan ang sarili mo, di ba? Oo, nakakatulong talaga ang topic para makapasa ka sa EPS topic. Actually, nauna akong mag-take ng EPS topic bago mag-topic eh. Pero tingin ko malaking tulong din ang pag-take ng topic. Kasi mas mahirap ang topic in terms of grammars. Pero mas pressure ang EPS kasi doon nakasalalay ang pagpunta mo sa Korea. Kaya dapat mong galingan. May papayo ko lang sa mga beginner o kaya mga nagsisimula na tahakin yung pag-aaral ng Korean language. Huwag kayong basta-basta pumatol kung ang inaalok sa inyo ay trabaho sa Korea. Malaking sweldo. Ipapakita sa'yo mga passers nila. Pero di mo alam na libo-libo naman ang bumabagsak sa school nila. Kung bumapasok ka kaya sa mga school at nabitin kayo sa turo, huwag na kayong magalit o iba siyang school. Hanap ka na lang ng mga nagtuturo ng libre. Tulad dito, sa tuldok. Mag-aaral kayo ng matagal. Ang pag-aaral ng Korean ay hindi nakukuha sa 10 days, hindi rin sa 1 month, or 3 months. Kung kaya mo mag-aaral ng isang taon, why not? Mas maganda matuto tayo magsalita kahit hindi fluent. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng iba na hindi ginagamit ang salita sa Korea. Lahat ng trabaho required ang makipag-usap. Huwag kayong magpapadala sa opinion ng ibang tao. Kus! Kapitbahay, kamag-anak, kaibigan mo kuno, at kahit sa mga GC at pages sa FB na puro negative ang sinasabi. Kapag buhay mo, ayusin mo. Huwag kang makinig sa opinion ng iba. Dahil ikaw ang nakakakilala sa sarili mo. Basta mag-aral mabuti. I-enjoy nyo lang. Mahirap, oo, pero isipin nyo para sa pamilya nyo. Madami nagsasabi, especially sa mga babae. Kesyo, sayang lang daw. Panahon, bihira kasi maselect.
matagal na nga tapos hindi mo pa sisimulan na maaga, di ba? It's better to take a risk than lose your chance. Masayang pa din kung later magsisi ka kasi hindi mo sinubukan. Yung panahon na naghihintay ako ng EPI after ko makapasa, hindi ko na-expect masyado eh. Pero gulat ako, 2 weeks lang, meron na. Siguro dahil sa KRT 16, talagang onti lang kami, tas priority eh. Siguro. Kaya, ang bilis lang. Kapag ka nagkaroon kasi ng EPI sa data mo, tatakbo ka na nun sa PUA, pipirma ka na ng kontrata. Noon, natatagalan ako sa proseso kasi naghintay ka ng exam. Pero pag pumirma ka ng kontrata, magulat ka, ang bilis na. Kumbaga, kaya ko ba to? Handa na ba ako? Pero kasi andyan na yan eh. Kaya gagrab ko na lang. Yung nagkaroon na ako ng CCBI, nagulat ako nun eh. Hanap agad kami ng mayaraman ni Papa. Buti nilang may nakapag-provide ng pambayad. Kaya yung pumunta ako ng PUA, bayad na agad ako. Kasi yun, visa, airfare, OWA, tsaka yung ibang process. Kasi yun, okay naman. Ginastos ko lahat-lahat. Simula medical, tsaka mga bayarin sa PUA, kasama ng airfare, pati visa. Siguro, more or less, 20 to 25,000. Sa mga nagsisimula pa lang yung mag-aral ng Korean language, meron akong kasabihan. Sa una, mahirap talaga yung mag-aral ng... Kahit alphabet pa lang, mahirap na talaga eh. Pero, pag nasanay ka na, hanggang grammars, o pag construct ng sentences, mahirap pa din. Doon ko talaga masabi na nasa huli talaga ending eh. Kay Will, binabati ko yung nanay tatay ko. Artista na ako. Maraming salamat sa jacket. Eto na. Matutuwanan na. Sa tuldok, mayroong libreng tulo. Tulo? Teka na.